Sa mga panahong nanggagamot na itong si Toto, nakilala niya ang kaibigan ng kanyang maestro na nagngangalang Amang. Ayon kay Tandang Gamoy, isang beses lamang yun kung bumisita sa loob ng 5 taon, kung kaya't kinakailangan nilang malaman ang lahat ng pinagdaanan nitong karanasan. Noong una, medyo nagtataka pa siya kung bakit nais malaman ng maestro niya ang buhay ng kaibigan nito. Pero matapos niyang mapag-alaman na hindi pala yun isang ordinaryong tao, doon na siya kinabahan. Hindi natin kalahi itong si Amang Toto. Kahit nasa ibang uri siya, masaya ko sapagkat naging matalik kaming magkaibigan. Narinig mo na ba ang tungkol sa triangulo ng dagat na nasa Romblon? Siya ang nangangalaga sa lugar na yon. Wika ng kanyang maestro. Dagdag pa nito na kapag bumibisita itong si Amang sa lugar niya, napakarami nitong nahuhuling nilalang na daladala. Pinapakawalan yun ni Amang sa kanilang lugar bilang parte ng pagsasanay ni Tandang Gamoy. Matapos naman yung marinig ni Toto, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilanang ang buong akala niya ayaw na ayaw ng maestro niya na magkaroon ng karagdagang kalaban sa kanilang lugar. Aminado din itong si Toto, ilang taon na silang nagpapakahirap na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang baryo, kaya namay, bakit gano'n na lamang ang naisipang mangyari ng kanyang maestro? Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, niyaya siya ng 2 matanda patungo sa isang masukal na sapa di kalayuan sa kanilang tahanan. Nagkataon naman noong kabilugan ng buwan, kung kaya't hindi na nila ninais pang magdala ng sulo na maaaring magbigay ng liwanag sa daan. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, doon tumambad sa kanila ang sapa na merong tubig na halos malapit ng umapaw sa pangpang nito. Habang pinagmamasdan niyo ni Toto, hindi niya maiwasang magtaka sa kadahilanang papaanong napuno ng tubig ang sapa gayong hindi naman ito nakakonekta sa ibang anyo ng tubig na merong malalaking reserba. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang dahan-dahang paglitaw ng isang ginintoang galiyon. Matapos itong tumambad sa kanyang mga mata, tumawa lang naman ang kaibigan ng maestro niya habang nagwiwika sa kanila ng "Pasok na! Marami pa tayong gagawin sa loob." Nang marinig naman nila ito, agad din naman silang sumampa sa barko nang hindi na nag-iisip ng kung ano-ano. Ayon sa matandang yon, walang sino man sa kanilang lugar ang may kakayahang makasilay sa galiyon maliban sa kanilang dalawa. Sa sobrang tindi ng sabulag nito, ultimo ang nililikha nitong ingay sa tubig kusang naglalaho sa mga tenga ng ordinaryong tao. Dagdag pa ng matanda na kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon upang hindi matukoy ng iilang mga taong nakakaalam sa kanya ang eksakto niyang lokasyon. Para sa mga hindi nakakaalam, karaniwang nababalitaan ang gininto ang barkong ito sa karagatan ng Romblon at Sibuyan. Ayon sa paniniwala ng karamihan, kumukuha yon doon ng mga taong pumapalaot tuwing gabi o hindi naman kaya'y mga barkong naipit sa kasagsaga ng bagyo. Subalit, ayon kay Tandang Amang, purong kabalbalan lamang ang salitang yon at walang katotohanan. Hindi siya ang nilalang na kumukuha ng mga ordinaryong tao, bagkus ay ipinapasampa niya lamang ang iilan sa mga ito para matulungang makarating sa pangpang. Dagdag pa ng matanda na, matapos niya itong matulungan, binubura niya ang mga wisyo nito at ang mga alaala na merong kaugnayan sa gininto ang galiyon at sa kanya. Mariin ding inilahad ni Tandang Amang, isa din yon sa kanyang pamamaraan para makadakip ng mga taong may mga lihim na karunungan sa aral ng pambabarang, pangkukulam at iba't iba pang uri ng aral sa kaliwa na nakakapaminsala. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumingit ang kanyang maestro ukol sa rason ng kaibigan nito kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na yon. Ayon kay Tandang Gamoy,
na kung hindi mangunguha ng mga ganoong uri ng nilalang ang kaibigan niya, muling lulubog ang pagmamay-ari nitong galyon sa ilalim ng dagat kung saan ito huling nagpahinga. Dagdag pa ng maestro niya na sa pamamagitan ng langis na binubuo sa masamang presensya, nagbibigay ito ng kakayahan sa galyon na magkaroon ng harang sa pagitan nito at sa sumpa ng dagat na minsan itong tinangan. Naniniwala si Tandang Gamoy, siglo na ang dumaraan matapos itong matuklasan ni Amang. Nang marinig naman ni Toto ang sinabi nito, hindi niya maiwasang magtaka, gawa ng kung titingnan ng matandang yon, mapagkakamalan mong hindi pa ito umaabot sa 80 anyos. Bagaman marami pa sana siyang itatanong, minabuti na lamang niyang manahimik pagdating nila sa likurang bahagi ng galyon kung saan naroon ang mga seldang gawa sa purong ginto. Pagsilay nila sa loob, doon tumambad sa kanila ang iba't ibang uri ng nilalang na animoy nakalimutan na ng panahon. Bawat isa sa mga ito, tandang-tanda ni Amang ang petsa kung saang lugar niya yon nakuha. Maniwala kayo o hindi, karamihan sa mga nilalang na nakakulong sa galyon, nagmula pa sa panahon ng mga Espanyol at mga katutubong naninirahan sa Cordillera. Sa sobrang tagal kasi ng oras sa loob nito, ang isang araw sa ating mundo, 25 taon sa loob nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, karamihan sa mga napapansin doon ni Toto ay ang mga ordinaryong taong animoy nakalimutan na ang panahong pinanggalingan nila. Bukod sa palagi lang din yung tulala, dagdag pahirap din sa mga ito ang kulungan nilang gakahon lang ang laki. Sa loob ng mga kulungang yon, wala kang kakayahang tumayo o humiga. Talagang nakaupo ka lang sa isang direksyon. Sa madaling salita, kung ano ang posisyon mo noong ipinasok ka sa lugar na yon, ganun na ang magiging posisyon mo hanggang sa paglipas ng panahon. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa mga seldang pinagkulungan ni Amang sa mga mambabarang at mangkukulam na bago pa lang nitong nakuha. Pagsilay naman ni Tandang Gamoy sa mga ito, agad naman itong inutusan ng kanyang kaibigan na buksan ang mga kulungan ito. Dahil sa sinabi ng kanyang maestro, sumang-ayon lang naman itong si Amang habang sumasagot dito ng, "Tiyak tuwang-tuwa ka na naman sa mga dinala kong ito. Huwag mong patatagalin ang kanilang paghihirap, Gamoy. Alam mo naman, kating-katina ang mga yan na mamatay." O naman, makakaasa ka sa bagay na yan, kaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang binuksan ni Amang ang mga kulungan nito na siyang naging sanhi upang dahan-dahan ang gumapang papalabas ang mga natipuhang nilalang ng kanyang maestro. Pagharap ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung inihipan ng unang salita sa 7 palabras ni Tandang Pamoy na siyang naging sanhi upang puwersahan itong sundin ang anumang iniuutos nila mula rito. Pagsilay nila sa mga blangko nitong mata, agad naman yung inutusan ng maestro niya na maghintay sa labas ng galyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa lugar na yon, dinala sila ni Amang sa parte ng galyon ito kung saan nakakulong ang iilan sa mga pinakamalakas nitong nakalaban. Kabilang sa mga nilalang na yon, ang isang hari ng engkantong itim, aswang na nagmula pa sa kauna-unahan nitong uri, at iilan sa mga lamanlupang pula na merong kakayahang mag-alipin ng tao. Matapos naman nilang malaman ang tungkol sa bagay na yon, minabuti naman nilang lapitan ang selda nito upang ipakita kay Toto. Dala ng kanilang pagiging kampante, hindi nila nasipat ang isa sa mga seldang yon na binabalutan ng isang maitim na presensya. Pagharap ni Toto sa selda, laking gulat na lamang ng maestro niya nang marinig siya nitong sumigaw at kasabay nito ang pagsilay sa kanya na hawak-hawak na ng isang dambuhalang kamay. Habang nagpupumiglas itong si Toto,
doon nila nasilayan ang paglitaw ng isang mukha ng lalaki na nakangisi. Paglalarawan ni Toto sa nilalang na yon, may hahalin tulad mo ito sa isang ordinaryong tao, subalit nagtatangan nyo ng isang napakabigat na presensya. Kaya din itong gamitin ang alinmang parte ng katawan niya bilang pangunahing armas nito. Pagsilay ng nilalang na magbibigkas na ng ikaunang salita itong si Toto, agad naman niyang inilapit dito ang kanyang kaliwang kamay kung saan dahan-dahan yung nagiging isang matalas na tabak. Pagtitigan nilang dalawa, seryoso namang nagwika sa kanya ang lalaki ng "Subukan mong magbanggit ng kahit ano, bubutasin ko yung ulo mo." Nang marinig naman ni Toto ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang makiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nag-umpisang magtanong ang kanyang maestro sa kung ano ang nais nitong mangyari. Pagkarinig naman ng nilalang sa naging tanong nito, isa lang ang binanggit na salita nito sa kanila at yun ay naghahangad ito ng kalayaan. Dahil dito, hindi naman nagdalawang isip si Tandang Gamoy na pakawalan nito na parabang hawak pa rin ito ang kontrol sa mga nangyayari. Pagkalabas ng nilalang na yon, agad naman itong binitawan ng kanyang disipulo kung saan yun naman ang naging pagkakataon niya upang bigyan niyo ng napakatinding sumpa. Bago nilisa ng nilalang ang galyon, inabisuhan niyo ni Tandang Gamoy na sa oras na lumabas siya sa lupaing yon, yun na ang katapusan ng buhay niya. Kung nais niyang mabasag ang sumpa, iisa lang ang kanyang kinakailangang gawin at yon ay patayin ang pinagmumula nito. Matapos namang marinig ng nilalang ang kanyang naging abiso, tumangulang naman ito at mabilis na lumundag papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman itong nilapitan si Toto na parabang walang nangyari. Si Toto noon, halos hindi na maipinta ang pagmumuka, subalit ang dalawang matanda, parabang hindi man lang tinitingnan ng problema ang paglaya ng nilalang na merong nakakapangilabot na abilidad. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang nararamdaman niya, agad naman siyang inabuta ng inumin ni Tandang Amang habang nagpapaliwanag kung sino ang nilalang na nanindak sa kanya. Ayon dito, nag-ugat ang kasaysayan ng nilalang na yon matapos umusbong ang tribo nito na merong kakaibang paniniwala. Ang mga kababaihan sa kanilang angkan, kusa nilang ipinapabuntis sa mga matataas na uri ng engkanto upang gamitin ang mga anak nito bilang mga sangkap sa paggawa ng mga mahihiwagang bertud na kayang makipag-isa sa katawan nila. Dahil sa ganoong pamamaraan ng pagtaglay ng sandata, kung kaya't hindi na napansin ang tribong yon na unti-unti na palang sumasama ang mga pamamaraan na ginagawa nila. Hindi naglaon, nakabuo sila ng kakaibang kakayahan kung saan alinman sa parte ng kanilang katawan ay nagagawa nilang habiin sa mga sandatang kanilang ninanais. Dahil dito, naging isa silang banta sa hanay ng mga albularyo kung saan hindi naglaon, bumunga ito ng nakakapangilabot na digmaan. Habang nililipol sila ng mga dalubhasang albularyo, merong isang sanggol ang nagawang makatakas sa tribo. Pinagpasapasahan ang sanggol na iyon ng mga engkanto hanggang sa lumaki ito at magpakalat ng salot sa kanilang lugar. Kung hindi noon nagkakamali si Tandang Amang, kasagsaga ng panahon ng mga bayani ang pananalasa ng nilalang na yon. Natigil lamang ang ginagawa nito noong dumating ang puntong magkasalubong ang kanilang mga landas. Inilahad din sa kanila ng matanda na hindi naging madali ang paghuli niya sa nilalang na yon, lalo pat bukod sa tinataglay nitong likas na kakayahan, may mga pamamaraan din yung nataglay sa mga engkantong naging parte ng buhay nito. Ngunit, hindi naging madali para sa kanya na mahuli ang nilalang na yon, pero nagawa naman niya itong mapagtagumpayan. Matapos naman itong marinig ni Tandang Gamoy, tumawa lang naman ito
habang nagwiwika kay Tandang Amang Nang. Lahat ng mga nilalang dito, hindi naging madali ang paghuli mo. Ikaw talaga. Palagi mo nalang tinatakot yung mga disipulo kong nakakasamang makipagkita sa'yo. Ibahin mo itong si Toto, kaibigan. Sana ang pinakahuli kong disipulo, sapagkat sa kanya ko nakita ang mga katangian ng taong magmamana sa aral ko. Balang araw kapag wala na ako, siya naman ang magiging kaibigan mo sa lugar na ito. Nang marinig naman ni Tandang Amang ang sinabi ng maestro ni Toto, gumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Matagal pa ang buhay mo. Kilala kita, Gamoy. Hindi ka ang tipo ng taong basta-basta na lang mamamatay. Tsaka isa pa, sa mga nagdaang albularyong sinundan mo, ikaw ang pinakanagustuhan ko. Sabihin mo lang, dadalhan kita ng kapirasong dahon ng punong nakakapagbigay ng ilang daang taong buhay. Kung sisipag-sipagin pa ako eh, baka sabayan ko pa yan ang inumin ng diwata." Matapos namang marinig ni Tandang Gamoy ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang hinagka ng matanda habang nagpapasalamat. Si Toto noon, nanatiling tahimik na nagmamasid, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sa isip-isip niya kasi, papaano nagiging kampante ang dalawa gayong may mga nilalang na nakatakas mula sa mga kamay nila. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nagdesisyon na ang maestro niya na magpaalam sa kaibigan nito. Nangako naman sa kanila si Tandang Amang na babalik sa pagsapit ng kabilugan ng buwan para kunin ang nilalang na nakatakas sa kanyang kulungan. Bago nila nilisan ang galyon, doon nila nasilayan ang iilan sa mga mangkukulam na nagpapagana ng sumpa upang hindi yun lumubog sa ilalim ng dagat. Ayon kay Toto, binubuo yon ng mga matatandang lalaki na nakaupo sa pinakailalim ng galyon kung saan doon mo masisilayan ang bawat simbolong pinapagana ng kanilang mga presensya. Sa estado ng mga ito, mapapansin mo sa kanila ang labis na paghihirap at pagtitiis, ngunit wala silang magagawa kundi ang sumunod. Dagdag pa ni Toto na kalunos-lunos na din ang sitwasyon ng mga ito. Dahil bukod sa butot balat na kanilang pangangatawan, mapapansin mo din ang pagkahumpak ng kanilang mga tiyan na animoy ilang taon ang hindi nakakatikim ng pagkain. Pagsilay sa kanya ng isa sa mga nilalang na yon, pilit naman itong iniaabot ang kaliwa nitong kamay sa kanya, subalit bago pa man yun makalapit, nagawa na yung masaway ni Tandang Amang sa pamamagitan ng pagpalo sa mga daliri nito gamit ang isang tipak ng kahoy. Pagkaraan pa ng ilang minuto, minabuti na nilang lumabas sa galyon nang sa gayoy makabalik na ang kaibigan ng kanyang maestro sa lugar na pinagtitirhan nito. Maya-maya pa, pagkababa nila, agad naman yung naglaho na parabang nilamo ng karimlan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon bumungad sa kanila ang iilan sa mga nilalang na pinakawala ni Tandang Gamoy. Dalawa sa mga ito ang sugatan na parabang puwersahang pinapalaya ng nilalang na tumakas sa sasakyan ni Tandang Amang. Matapos naman nilang masipat na buo pa ang bilang ng mga ito, agad naman yung inutusan ng kanyang maestro na bumalik na sa kanilang kubo. Pagdating nila sa kanilang tahanan, inabisuhan ng matanda ang mga nilalang na yon na huwag magpakalayo sa kanilang lugar at huwag mambiktima ng kahit na sino. Ang maaari lang nilang patayin tao sa lugar na yon ay walang iba kundi si Toto at ang kanyang maestro. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanilang abiso, paisa-isa naman yung kumaripas ng takbo habang patuloy na umaangil. Sa pagkawala ng mga ito, naging palaisip pa naman para kay Toto kung bakit kalimitan yung ginagawa ng kanyang maestro. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung pumasok sa kanilang bahay habang inilalahad sa kanya ang nais nitong mangyari. Ayon sa matanda, mahirap manatili sa ganoong estado
gawa ng purong pagkaburyong lamang ang kanyang nararanasan. Dahil sa kawala ng kanyang katunggali sa kanilang lugar, kung kaya't sa pamamagitan ng mga nilalang na ipinapadala ni Tandang Amang, nakakaramdam siya ng kaligayahan. Dagdag pa ng maestro niya na wala namang napapahamak na mga ordinaryong tao sa ganun niyang gawain, kung kaya't hindi naman yon nag-aalala. Niminsan, wala pang nakabali sa mga iniutos niya rito. Sapat ng basihan yon para maging kampante sila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin itong inabisuhan si Toto na maghanda. Sa mga susunod na gabi, sasapit na ang kanilang pinakahinihintay kung saan sa unang pagkakataon pagkaraan ng 5 taon, magagawa naman nilang maipamalas ang kanilang mga kakayahan. Sa pagsapit ng umaga noong gabing yon, minabuti muna nilang ituon ang kanilang mga wisyo sa pag-aayos ng kanilang mga hardin. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, meron na silang napapansing iilang mga taong dumaraan sa kanilang kubo na bagong-bago sa kanilang mga paningin. Pagsilay ni Tandang Gamoy sa mga nilalang na yon, napangisi lang naman ito habang inilalahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Matindi ang pagmamalabis ng mga itong patayin sila, gawa ng kapag naisakatuparan na nila ito, yun na ang magiging hudyat para magawa na nilang paslangin ang kahit sinong tao na naninirahan sa baryo. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila sa labas ng kubo, agad naman nilang napansin ang iilan sa mga mambabarang na naglalagay ng mga patibong papaikot sa kanilang tahanan. Kahit alam nilang ikakasukol nila ang mga patibong na yon, nanatiling nagtitiwala itong si Toto sa kanyang maestro. Iniiwasan niyang gumawa ng bagay na maaaring magpatinag sa paniniwala niya sa kakayahan nito, kung kaya't pinipilit niyang maging kalmado hanggat wala pa siyang naririnig na utos. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nila nasilayan ang paglapit ng isang matandang lalaki na merong daladalang naaagnas na bangkay ng isang ibon. Pagdating nito sa bakod ng kanilang bakuran, ibinato nito ang ibon sa kanilang harapan at kasabay nito ang mabilisan itong pagtakbo papalayo. Matapos naman ang pangyayari, inabisuhan naman siya ng kanyang maestro na gumawa ng hukay sa lugar na pinagbagsakan ng ibon. Huwag niya ring hahawakan ang alinmang parte sa katawan nito, gawa ng markado yon ng mga mambabarang. Matapos namang marinig ni Toto ang utos ng kanyang maestro, dali-dali naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng bangkay, sabay hukay sa lupang kinabagsakan nito. Habang abala si Toto sa kanyang ginagawa, pansin na pansin naman niya ang animoy pagiging mapagmasid ni Tandang Gamoy. Bagaman kampante ito sa mga nangyayari, hindi niya maipagkakaila ang tindi ng pandama at talas ng pagmamasid nito sa paligid nila. Yung tipong kahit wala yung gawin, bakas sa mga mata nito ang karunungan ukol sa pinaplano ng kanilang mga kalaban. Sa pagsapit ng gabi, minabuti nilang manatili sa labas upang hintayin ang mga mambabarang. Si Toto noon, kahit pagod na, pinili pa rin samahan ang maestro niya nang sa gayoy masigurong wala doong mangyayaring masama. Habang napapansin na nila ang dahan-dahang pagdilim ng paligid, inabisuhan naman siya nitong magsindi ng isang sulo. Pagkaliwanag ng sulong yon malapit sa kanilang kubo, doon bumungad sa kanila ang 2 bruhang nakatayo at nagpapahid ng langis sa mga katawan nila. Okay, grabe ang angas na itong episode 2. Alam niyo yun, parang 24 minutes lang yung kwento, pero pag pinakinggan ko, sobrang daming nangyari. Isipin niyo na lang yung gininto ang galyon. Diba ang angas noon, tapos may nabanggit dito na parang kalalapag ko lang na kwento na yun eh. Yung punong nakakapagbigay ng 100 taong buhay, ibig sabihin merong access doon si Tandang Amang. Tsaka yung sinasabi niya na likido ng diwata ba yun o inumin ng diwata,
Sobrang bangis nun. Ang daming nababanggit dito sa kwento na to na talagang mapapaisip ka eh, di ba? Tas ang matindi, meron dito yung, alam nyo, magkaibang taong nag-send. Magkaiba to eh. Pero meron yung punong nakakapagbigay ng ilang daang taong buhay. Sobrang angas. Ewan ko ha, dun sa part na yun, talagang kinikilabutan ako eh. Pero malamang sa malamang, bakbakan to sa episode 3. Ang ginusto ko lang dito sa kwento nito ni Toto, eh sobrang lakas nilang magmaestro. Yung tipong sila na yung nagpapadala ng kalaban sa mismong lugar nila. Pero ang tanong ngayon, paano kaya kapag nasira o nagalaw ng isa sa mga pinakawalan nila yung sumpa na ipinataw ng maestro ni Toto sa kanila? Paano kung mabasag nila yon? Paano kung makalabas sila sa baryo? Diba, kakaibang dilubyo o salot ang mararanasan ng lugar nila. Pero malay natin, episode 2 pa lang naman tayo eh. Sunod kagad natin yung episode 3 para hindi na kayo mainip. Yun lang. Salamat.